mga aral o binabalik ang mga kwento ng mga takilang tao, no? O yung mga great men of God, lalo na mga biblical character, and sometimes we use mga great men of God sa history, church history, sa early church history. Pero siguro sa tunay ko, para ang ating maging focus ko ay ang pagparangal natin sa ating Panginoon. The name above all name. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is our sole venture. Jesus is not in it. Hindi po na ako ay pag-strength na. Wala sa Bible po yun. Wala ko po yun. So Jesus is the sole venture. Jesus is Lord. Yeah. 33 years. JNL po, he celebrated 33 years. Nag-apply po 29 years. Ang sisi at 27 years, ang sold major, 1 year. 4 months. 4 months po tayo this next week. We started October, I know, so 3 months, October 16. So, I don't know. Pero siguro may deal tayo sa focus sa bagong taon. Ay, yung maintindihan natin, sino ba talaga ang Panginoon sa atin at alam ba ang kahayon natin para sa ating mga buwan? Na sa dami ng ituturo, alam mo, hindi mo buksan nyo lang yung laptop, lalo na sa mga software. Eh, napakarami, hindi kayo makapusan. Hindi na lang siya libro. Dali mo lang yung iPad mo, dali mo lang yung laptop mo, hindi ka na makapusan. Lahat ng klase ng turo ng guru. Kaya lang, alam niyo, ang isa sa naalala kong kwento ay kwento na yung gusto kong Presbyterian Church. Sa Korea ay Reverend Kim Samuel. Eh, malaking baturon sa harapan na lang ng church. Ngayon, ang pinakamalaking Presbyterian Church sa Korea. No? Sa pagpunta namin, sa ako tatlong beses na nakapunta sa Korea. Pero, lagi namin pinupuntahan yun kasi wala namin yung Presbyterian Church na pinakamalaki at isa sa ngayon, yung presidente na ano, na Korea ay elder sa Presbyterian Church sa Korea. Not sa Myeongso, pero sa isang Presbyterian Church. Pero ang isang church doon ng Presbyterian ay yung soul, Presbyterian Church. Dapat narinigin sa mga kung siya yung simula yung kwento ng church na yun. Pero parang sa mga unang taon o mga unang bahagi ng kanyang ministry, parang walang nangyayari. Aral siya, aral. Lalo na kapag pastor ka sa Korea, napakataas ang galaw ng mga tao, mga Korean sa pastor sa Korea, Mok Sanim. Lalo na pag senior pastor, Panim Mok Sanim. Pag nalaman, kaya pag may Koreano kong mali, Christian, kasi pag nalaman Christian, pag sinabi mo kagad Mok Sanim, talagang parang hindi niya alam kung paano niya dahil sobrang taas na lang pagkano. Hindi yung nagkakaroon na mong paglago ng kanyang iglesia dahil sa kanyang ginagawa, kahit pagaling siya, aral siya sa Bible school, theological school, dahil hindi, wala nangyayari. Ito totoong kwento to, na ano? So, siya yung nananalangin, at wala nangyayari sa church niya, pati hindi lumalang, o pati umanga. Siguro next Sunday, papakita sa inyo yung picture. Kaya, ang ginawa niya, one time, kinatagpo siya ng Lord. Eh, sabi niya, dami mong tinuturo, dami mong alam. Isa lang. Ang dapat mong i-proclaim, si Jesus lang, ako lang. And, doon umikot yung gawain. Kaya, sa harapan ng Myeongso Presbyterian Church, ay mayroon malaking bako
malaki as in siguro. One time, itong one-four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 -
malaki. Pero may nakaupak, may nakaupit doon sa bago. In Korea na. Alam niyo na kaya eh? In Korean, pero hindi mo mababasa kasi in Korean nga yung sulat. Hangul. Alam niyo na kaya na eh? Holy Jesus. Yun lang. Doon sa malaking bagot na yun, yun ang parang pedestal dun sa harapan na makapunta sa main sanctuary o main building ng Mount San Presidente. Yung bagot na yun na nakalagay, Holy Jesus. And after that, nung nagkaroon siya ng pangako na muli na ipaprayin lang ang Panginoon, turo lang ang gospel ng Panginoon, yung kanyang gawain. At hanggang ngayon, up to now, siguro mga 30 plus years na ang Mount San Presidente Church, andun pa rin yung balong yung every time na pumunta kayo ay kita niyo. Only Jesus. Kaya yun po yung atin po makita na sa dami rin natin tinuturo, kung magsisimula tayo sa taon na ito, ang lagay ito dapat bigyan natin ng unang priority mo. Pag-aaral natin patungkol sa Panginoong Jesus. At tama-tama naman, sinimula natin ang Christmas dahil ang pangalatan, ang papaalala, at nagkuloy tayo last Sunday, New Year, dahil sabi natin, sa Colossians is the exact image of God. Okay? Tapos nagkaroon din tayo ng midweek series, ang atin pong talakin ay patungkol sa isang bahagi ko na Christology. So ito ating Sunday gathering po, sisimulan po natin kung ikalawang mundi ko ay lakbahin ng Panginoong Jesus. Para makita natin na naglagbay din ang Panginoong Jesus kung nag-travel din siya, naipakita, naging tao, naging bata, tapos nagpatuloy hanggang tatagit natin hanggang April yung first Sunday. Ito po bahagi ng Holy Week. Kasi April 5 and 6 for Holy Week. So Resurrection Sunday natin, tama-tama, April 8 din. So eksakto, no? April 8, kung bilang na kayo, April 8, tapos February 8, March 8, April 8. So at least we have 12 Sundays. Bubugbugin natin. Kahit siguro, pati pangalan lahat ng Panginoon. At the name of Jesus, kasi isang name na rin para alam natin, di ba? Jesus, o sometimes sabi natin, o Christmas, Emmanuel, God with us, eh, dami pa na. He is the Alpha and Omega, o beginning and end. He is the faithful and true. Yung bahagi na yung pwede natin simulang gamitin sa ating lakbay. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-aaral sa Lucas, okay? Dalawang aklat ang pwede natin makita no, na detalye sa pagkukwento sa Panginoon, lalo na sa life at saka ministry ng Panginoon, birth, life, death, and the resurrection thereof, tundi ang Matthew at yung Luke. Although si Luke hindi masyadong detailed in terms na meron siyang ibang angle na pinakita patungkol sa Panginoon, na wala sa Matthew, si Matthew naman, may pinakita na hindi mo pinakita ni Luke. Okay? Kaya nga importante yun yung four gospel. Iba naman si Mark at iba rin po si John. So yung gospel po rin yun. Siguro darating din yung time pag after natin na makita yun, ano bang gamit ko sa ating pagpapatuloy?